everyone, ayan, mega love shout out to all. Ayan, for this vlog ay gagawa po tayo ng lumpiang toge or yung mango sprout. So ayan po yung ating mga ingredients na ating kakailanganin. So tara na po at umpisa na natin. Keep on watching. So ayan guys, binabalutan ko ang ating sibuyas. So ang ginamit ko dyan ay isang medium na sibuyas. So mas masarap kasi sa gulay na medium marami-rami yung ating sibuyas. Kasi mas masarap at mas malasa. So ito naman guys, yung ating garlic. Ayan, pipitin natin ng kutsilyo or knife. Ayan. So, ganyan ang ginagawa ko. So, ayan. I-mince lang natin yung ating garlic. So, ayan. Mas masarap siya at dun sa ating gulay. So, ayan guys. Linisin natin na maigi yung ating pork giniling. Ayan. Pansawag natin yan sa gulay. And then, next po, ugasan din natin yung ating mango sprout. Ayan. Isinama ko na din yan yung ating carrots para isahan lang sa paghugas natin. At hindi ko na sa inyo napakita kung paano ko siya ginawa yung carrots. Pero po, pa-stripes po siyang gawin. So, ayan guys, next po, ayan, sa isang kawali, nilagay ko na po yung ating pork giniling. Ayan, pinakuluan ko siya, nilagyan ko ng kunting water, and then nilagyan ko na siya ng kunting patis. And then, isusunod natin yung ating butter. Ayan, isutin natin yan dyan. So, ayan naman guys, kapag nakita nyo na dry, ayan, mag-a-add lang kayo ng cooking oil. So, ang ginamit ko dyan ay canola oil para iwas sa cholesterol guys. So, any kinds of oil pwede nyo ilagay basta cooking oil. Pagkatapos, isutin natin yung ating onion, ayan. Sabay na rin natin isute yung ating garlic. Next, isute natin yung ating celery. Next, isutin natin yung ating bell pepper. So, ayan, para mas malasa na siya dyan. So, ayan guys, naglagay din ako ng spring onion. So, ayan, isabay na natin siyang isauté.
So ayan guys, ilagay na natin yung ating mungo sprout or yung ating gulay na toge. So ayan, isuti natin siya, and then dapat half cook lang guys, para pag binalot natin hindi siya nadudurog. So ayan guys, mag-add tayo ng pamintang durog. Ayan yung ating seasoning, then yung ating sugar, then yung ating oyster sauce. So ayan guys, ang aking mga nilagay. So ayan guys, i-mix na natin. Huwag lang masyadong mahigpit na pagkakamix. Yung smooth lang yung kamay para hindi madurog yung ating mga gulay. Ayan. So ayan guys, after natin malagyan ng pampalasa, titikman natin at papatayin natin ng apoy dahil half cooked na siya, and then i-ready natin yung ating lumpia wrapper. So ayan na guys yung ating lumpia wrapper. So sa palengke, ang nakuha ko lang na lumpia wrapper ay maliit. So hindi ko siya masyadong napataba yung ating gulay na lumpia. So ayan, pina-speed ko lang yung aking pag-iisa-isa ng aking lumpia wrapper kasi matatagalan siya guys. Next po, ayan yung ating gulay na lumpia. Ayan, magbabalot na tayo guys. So, depende sa inyong lumpia wrapper kung malaki or maliit. So, akin ay small lang siya guys. So, ang nilagay ko dyan na pang pasta or yung pang dikit, ayan. Kumuha ako ng all-purpose flour or harina. Ayan, nilagyan ko ng konting tubig. Ayan. So, para mag-close natin yung ating lumpia guys. So, yan lang po ang aking paggawa ng lumpia. Pwede rin kayong kumuha ng itlog. Ayan, yun ang pagsasara nyo dyan sa lumpia. So, akin, harina na may tubig. So ayan guys, malapit nang matapos yung ating pagbabalot ng ating lumpia. Ayan, so mag-prito na tayo. Ayan, pipritohin natin yung ating lumpia. So ayan guys, ready to fry ang ating mga lumpia.
So next, nagpainit po ako ng wok. Ayan, nilagyan ko ng mantika. Ayan, gamit ko canola oil. Then, kapag mainit na yung ating oil, ayan, isunod natin i-fry yung ating mga lumpia. So, kailangan golden brown lang siya, guys. Huwag niyong hayaan na tuno kasi ang pangit na kapag tuno siya, guys. So, ayan, guys. Ayan, babalik tara natin yung ating mga lumpia. Ayan, para yung sa kabila naman na side, yung ang maluluto. So para sa ating sausawan, ayan po yung suka, garlic, ground black pepper, sugar and salt. So ayan, i-mix nyo lang guys. Onion, importante po yun para medyo pinkish yung ating sausawan. So hindi ko na napakita guys. So ayan guys, inalis ko na sa ating wok. Ayan, luto na ang ating mga lumpia. Naglagay lang ako ng kitchen towel sa plate para yung oil ay mapunta doon. So ito na nga po ang ating mga lumpia at titikman na natin. Ayan, tara, kain tayo guys. So ayan, shout out to all. Ayan, sumadali lang guys gumawa. Simpleng-simple at madaling ebenta. Madaling yung papakin. Ayan, masarap na sausawan. So ayan, thank you for watching mga kamamshi, daddies, and to all my supporters and members. Thank you.